meron siyang tatlong empty spaces na lalagyan natin nung tatlong klase ng ating concealed hinges. May certain rule kasi para dyan. Hindi yan basta-bastang nilalagyan kagad ng concealed hinge. Unang-una, meron din tinatawag na rule of 1/5 to 1/6. Dito, sa between 1 and 2 at between 4 and 5, ito ang bubutasan natin. Sa linya na yan at sa linya na to. Good day mga ka-DIYers! This is your DIY Dad. On this video, ipag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng mga concealed hinges. Isa ito sa malalaking challenges ng mga baguhan sa woodworking, especially sa cabinetry, at mahalagang bagay din ito sa mga DIY Dad katulad ko. At sa video ding ito ay ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo ang buong detalye kung saan parte ba ng pintuan kailangan ikabit ang mga concealed hinges. Kaya tara, samahan niyo ako hanggang huli. Tarang mag-enjoy at matuto. Ito ang mga kakailangan natin. Carcass ng cabinet, yung mga pintuan na gagamitin natin na pagkakabitan ng tatlong klase or three types ng ating concealed hinges. Calculator, metro or ruler, kailangan din natin ng lapis, battery operated screwdriver or Phillips screwdriver. At ang pinakamahalaga, ang 35mm Forstner bit at yung tatlong klase ng ating concealed hinges. Ito yung C1 or yung ibang tawag dito is full overlap or full overlay. Pag bumili ka nito, isang pair na siya. Pero minsan may nabibili ka na spare. Kasama na rin yung screw niya and yung cover para sa mga screws. Yung second type ng ating concealed hinges, ang tawag dito is C2. Yung iba, ang tawag dito is half overlap or half overlay. Yung last one, ito yung C3 or yung inset. Before natin i-differentiate yung kaibahan ng tatlong hinges natin, pag-usapan muna natin yung mga parts niya. So, ito yung hinge cap. Ito ngayon yung imamount mo sa pintuan. Siyempre, meron tayong screw holes. Ito, mounting plate ang tawag dito. Ito naman ngayon yung ikakabit natin sa cabinet carcass natin. May mga adjustable screws tayo. Ang tawag ko dito pang timpla. So mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Ito, ang tawag dito is the hinge arm. Sa likod naman, meron tayong reinforced supporting arm to fix the cup. Ito yun. Sinusuportahan niyo yung cup natin na nakakabit sa pintuan ng cabinet. Meron din tayong spring. At meron din siyang hydraulic cylinder. Isa ito sa napakagandang feature ng ating Lotus concealed hinge na to. Ang trabaho ng ating hydraulic cylinder na yan, nagsiservice siya para maging soft close ating concealed hinge. Ibig sabihin, pag sinara mo yung pintuan ng cabinet natin, dahan-dahan siyang sasara, hindi yung bigla ang pak! So, dahan-dahan siyang mag-close. Ipapakita ko rin sa inyo yung actual na yan. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung kaibahan ng tatlo na to? Pag-uusapan natin una, yung kanilang appearance. Siyempre, malaki ang pagkakaiba niyan. Etong una, yung tinatawag na C1 o yung Ford overlay o yung overlap, ganito ang itsura niya. After nung ating arm, diretso na siya. Yung pangalawa naman, yung C2 o yung half overlay o yung half overlap, medyo diretso at bigla siya mag-curve ng konti yung arm niya. Kung pagtatabihin mo sila, madali ka agad matetermine alin yung C1, alin yung C2. C1, diretso lang. Tandaan yung 1, diretso. 2, medyo may pa-curve.
Ang medyo may technicalities lang dyan, yung itsura ng ating C2 at ng ating C3. Which is, this is the half overlay or overlap. Ito naman yung ating C3 or yung inset. Parehas kasi siyang may diretso at pa-curve yung arm niya. Kung mapapansin nyo, mas mataas lang talaga yung pagkaka-curve ng ating C3. Pero paano kung wala kang pagkukumparahan? For example, ito lang ang makikita mong tindahan. Paano mo ngayon madedetermine kung C1 yan, C2 yan, or C3 yan? Ako kasi ang ginagawa ko, pag umibili ako ng mga concealed hinges, lagi akong kumukuha asan yung C1, asan yung C2, asan yung C3. Minsan makikita mo yun sa label. Paano kung wala nga label or paano kung nag-iisa na lang to? Ang visual reference ko dyan, yung sa may pinaka-bottom nito at sa pinaka-mataas niya, usually yan nasa 3/4 inch yan. Below, 1 inch yan. So, nag-come up ako na 3/4 yung sukat nito. It's just a visual reference. Pag lumagpas sa 1 inch, kinoconsidered ko, C3 agad siya. So, pwede ka naman magdala ng metro kung saan ka mambibili or manghiram ka ng metro sa hardware or kaya mo naman sigurong tansyahin to. Basta below sa 1 inch, C2. Pag above 1 inch, C3. Mag-move na tayo ngayon sa aking carcass. Kung mapapansin nyo, ito yung cabinet carcass natin. Meron siyang tatlong empty spaces na lalagyan natin ng tatlong klase ng ating concealed hinges para mas maintindihan yung niligay. Dito sa ating unang space, lalagyan natin siya ng pintuan. Gagamit tayo ng C1 concealed hinge or yung overlay or yung full overlap. Sa pangalawang pinto, yung gitna, lalagyan din natin pintuan. Gagamit naman natin yung ating number 2 or C2 concealed hinge, which is the half overlay or overlap. Sa huli, dito naman natin lalagay yung ating C3 or yung ating inset concealed hinge. So, alam na natin yung iba't ibang klase ng ating mga concealed hinges. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ito ikabit sa pintuan. At para makita nyo rin yung pagkakaiba talaga nila sa actual. Ito na yung tatlong pintuan na gagamitin natin sa ating cabinet carcass. Regardless, kahit anong concealed hinge yung gagamitin mo sa pintuan, kahit mapa C1, C2, or C3 yan, iisa lang ang sukat na kailangan mong gawin para kaabitan ng concealed hinge. Una, ang kailangan natin gamitin, metro, or pwede ring ruler, lapis. Ang mahalaga lang sa ruler natin or sa metro natin, dapat meron siyang millimeter or centimeters man lang. Pero mas prefer ko ang millimeter. Yun kasi yung gusto ko talagang ginagamit kahit saan. Kasi mas precise ang millimeter. Next na kailangan natin gamitin, yung 35mm Forstner bit. Kaya siya tinawag na 35mm kasi 35mm yung diameter niya. 10, 20, 30, 35. Siyempre, saan ba natin ikakabit yung ating Forstner bit? Siyempre, sa ating drill. Ito yung carcass ng cabinet natin at ito yung pintuan. Dito tayo ngayon magbubutas. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano magsukat ng bubutasan natin. Ang tanong, saang parte ng pintuan na to tayo magbubutas para kabitan ng concealed hinge? May certain rule kasi para dyan. Hindi yan basta-bastang nilalagyan kagad ng concealed hinge. Unang-una, mayroon din tinatawag na rule of 1/5 to 1/6. Mahirap isipin sa una, pero madali lang at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Ibig sabihin daw, yung taas or yung height or yung length, bahala kayo kung anong measurement na kailangan nyo, ay dapat mag-divide natin sa 5 or sa 6. Ako, kadalasan ang ginagawa ko, dinidivide ko sa 5. So, eliminate na natin si 1/6. Focus tayo kay 1/5. Yung buo na isa na to, hahatiin natin sa 5. Siyempre, unang-unang gagawin natin, kuhinat muna yung measurement nito. Sabi dito is 34 cm. 34 cm daw yung taas or yung height ng pintuan na gagamitin natin. If you will convert the 34 cm, it means 340 millimeters.
So yung 340 millimeters, i-divide natin ngayon yun sa 5. 340 mm. So let's divide na. So 340 divide natin sa 5. Meron tayong 68 mm kada isang parte sa 5. So 68 mm or 6.8 cm. Na-divide ko na sa 5 yung sukat ng ating pintuan. Yun yung may number 1, 2, 3, 4, 5. Yun ay 68 mm kada isa. Dito, sa between 1 and 2 at between 4 and 5, ito ang bubutasan natin. Sa linya na yan at sa linya na to. Paano naman natin ngayong kukuhanin kung ano yung distance dito? Susukat naman tayo ngayon ng 22.5 mm from here up to here. 22.5. Kukuha tayo ngayon ng 22.5. 22.5. Ito ngayon yung bubutasan natin. Ito ngayon yung bubutasan natin gamit yung 35 mm Forstner bit. Let's start drilling. Basta lagi lang dapat top of mind natin, safety first. Dapat na-clamp yung workpiece mo. Paano mo ngayon malalaman na enough na yung lalim ng Forstner bit mo at kakasya na yung cup ng ating concealed hinge? If you will check, naka-level na sa board yung shoulder ng ating Forstner bit. Ibig sabihin, enough na yung lalim ng butas na yan para ma-accommodate yung lalim ng ating cup. Paano ngayon kung nagkaroon ka ng doubt kung tama ba yung nabutas mo from the edge hanggang doon sa center ng 35 mm na Forstner bit? Pwede mo siya ngayon i-countercheck. Pwede ang kumuha ng ruler or yung metro, pero mas madali kasi sa ruler yung gantong bagay. So dapat, yung pinakadulo ng diameter ng 35 mm, which is this one, at saka sa edge, the distance dapat siya na 0.5 cm or 5 millimeters. Ang tanong naman ngayon, Dad, paano kung mahaba or malaki pintuan? Sana ako magkakabit ngayon ng concealed hinge. At ilang concealed hinges yung kailangan ko? So, katulad nito, 131.5 cm yung haba ng pintuan na to. So, pwede tayong gumamit ulit ng rule of 1 over 5 or 1 over 6. Pagka 1 over 5 yung ginamit natin, i-divide mo siya sa 5. So, dito ang magbubutas. For me, alangan ako doon. So, ang ginamit ko, yung rule ng 1 over 6. So, eto. Nagkaroon ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 6 na partitions. So, dito ang magbubutas ng unang concealed hinge, pangalawa, at pwede yung magsuporta sa gitna. Ikakabit natin ngayon sa pintuan yung ating mga concealed hinges. So, pare-parehas lang naman ang process kung paano siya ikabit. Ilalagay mo lang cup sa binutas natin ng Forstner bit number 35 mm. Ready to install na lahat ng pintuan natin. Pinakamadali at accurate ang pagkakabit ng pintuan, dapat nakahiga yung ating carcass o yung cabinet. Ikakabit natin ngayon yung ating unang pintuan, yung may ating C1 concealed hinge. Simple lang naman ang paglalagay nito. Papatong mo lang siya, ilalapat mo lang siya sa taas at saka sa baba ng carcass o ng cabinet. Dapat pantay pintuan sa base at saka sa topmost na part ng ating cabinet. Naikabit ko na siya. Ang una kong ikinabit na tornilyo, ito. Yung mas maluwag yung butas. Yung may space. Diyan kasi yung room para pwede ka pa mag-adjust. For example, yung pintuan mo is naiangat mo ng konti. Mas lagpas siya sa may taas nung carcass mo or nung cabinet. Pwede ka pa mag-adjust pababa. Then, once na nakuha mo niya yung desired na sukat, okay na siya, lapat na yung baba at yung taas, pwede mo na siya ngayon higpitan dito. Magfi-fix ka na ngayon ng tornilyo.
Etong concealed hinge number 3 o yung C3 o yung inset, pinakamahirap ikabit ito sa tatlo. Ito, para mas madali ikabit, pwede kang maglagay ng spacer dito. Pwedeng papel or manipis na cardboard. Pwede rin yung maliit na coin, yung manipis or 25, depende sa allowance na gusto mo sa gap ng pintuan, saka sa casing or yung pinaka-frame ng cabinet mo. Then, nakapasok to dapat eh. So, yung allowance na nakapasok dyan is the same with the thickness of the door that you're using. For example, ito ay 3/4 na plywood or 18mm. Ito yung kapal nyan. Yun din dapat yung allowance na ibibigay mo sa kanya dito. Naikabit ko na lahat ng pintuan. Si C1 at si C2, parehas lang ang application kung paano ikabit yan. Ang naiba lang ay yung C3. Check nyo kung gaano ka-smooth sumara to. Pag-usapan na natin yung pagkakaiba-iba nilang tatlo. Ito yung C1 natin. Ito yung mostly na ginagamit sa lahat ng mga laminated na cabinets o yung mga typical na cabinets. Ito rin yung kadalasan na ginagamit ko. Kaya siya tinawag na full overlay or full overlay. Lahat ng kantuhan nung carcass mo isakop niya. Cover up niya lahat. Top, bottom, side. So kung ito, wala ito, dapat ito, kung ano yung hangganan nung cabinet or nung carcass mo, dapat naka-overlap siya doon. Sakop niya yun. I just put an allowance here para mag-give way lang at mas makita niyo yung difference nung ating C2 hinge o yung ating half-lap. Ito yung half-lap. Laging natandaan yung ating full overlay or yung C1 or yung full overlap, pang-gilid siya. So kung dalawa'y pintuan mo, like na pinakita ko kanina, or like this sa ginawa ko na to, kabilaan, kung gusto nyo yung takpan yung carcass or yung lining or yung pinaka-frame nung ginagawa nyong cabinet, C1 yung gagamitin nyo. Pero in a case like this, for example, gusto mo takip yung buong carcass or yung cabinet mo, just imagine, overlay or overlap din or C1 hinge din yung naalagay dito. Tatlo siyang compartments. So, ito, full overlap. Ito, full overlap din. Pa-butterfly siya. Imagine naman ngayon, ano yung gagamitin mo sa gitna? Imagine kung overlap din na hinge yung gagamitin mo. Nakasara yan. Pagbukas mo nito, tatama na yun dito. Hindi mo na siya mabubuksan. That's the reason kung bakit nagkaroon ng half-lap. Ito yung ginagamit sa panggitna. For example, kahit tatlo to na compartments or gawin natin apat. For example, just in case meron pa dito. So yung dalawang dulo natin, full overlay C1. Butterfly siya, walang problema. Paano yung gitna ngayon? Ang mangyayari doon, just imagine, ito yung dalawang gitna, meron pa dito. Yung dito, ang gagamitin natin, half lap. Ito, tama ito. So may half lap dito. Pwede pa tayong maglagay ng isa pang half-lap dito. So, yung dalawa niyan, pag sinara mo, yung dalawa, hindi sila magtatama sa gitna. Kung full overlay yung ilalagay mo dito, hindi yung mabubuksan yun. Walang chance para buksan. Ang duluhan lang yung full overlay or yung C1. Pag sa gitna, gagamit ka ng half-lap. Kaya siya tinawag na half-lap kasi kalahati lang ng panel nung kinabitan niya yung nasakop niya. Dalawang pintuan, isang board lang o isang panel lang yung pagkakabitan mo. Unlike sa full overlay, kabilaan, meron siyang kanya-kanyang panel. Ito naman ngayon yung C3. Ito yung inset. Naka-flush in siya sa frame ng carcass or ng cabinet. Unlike dito sa ating full overlay, saka sa half-lap, nakapatong siya sa labas. Ito, nakapasok sa loob. Katulad itong ginawa kong TV console table. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga adjuster screws na yan. Meron tayong dalawang klase dito. Itong unang-unang adjuster, ina-adjust mo yan para ipintuan mo ay pwedeng asog mo doon or iasog mo dito. For example, adjust ko siya.
pansinin nyo habang pinipihit ko siya clockwise, umaangat naman to away from the wall. So ito na ngayon yung effect niya. Pag sinara mo to, pumaling na siya. Kasi na-adjust na siya papunta sa kanan. Kailangan natin ibalik. Na-disalign na siya. So para ibalik siya sa dati, pipihitin natin pabalik. Counterclockwise naman tayo. Check natin kung align na siya ulit. Okay, align na siya. Same lang naman yun sa C2 at saka sa C3. Paano naman itong tornilyo na to? Ito naman ay para mabub mo, papasok yung pintuan or papalayo. Subukan natin i-adjust. Ang luwag niya is counterclockwise. Luwagan ko rin to. Pwede ko na ngayon itong hilahin. Yan. So, pag hinigpitan ko yan, just imagine lang, hindi ko muna hinigpitan. Pag sinara ko to, misalign din yan. Nakaangat yan dito. So, ito na natin. Balik natin sa dati. Properly aligned na ulit siya. Once na naitono na natin lahat yung adjustment na gusto natin para sa ating concealed hinge, pwede natin ngayon ilagay yung cover. I hope marami kang natutunan sa video na to. Hanggang sa muli! Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few.